Okay, magandang araw. Si Paul ng Paul Computer. Okay? Paano naman ngayon? Kung yung mismong blower na ng ating processor ang nag-iingay. Okay? Siyempre, ang posibleng mangyari diyan ay mag-overheat yung processor ninyo, masusunog. Okay? Masisira yung computer. So, panoorin ninyo itong ginawa kong video hanggang sa dulo para malaman ninyo kung paano ayusin yan. Okay? So, syempre, tulad ng itinuro ko na, tatanggalin ninyo yung nakikita ninyong sticker dyan. Okay? Pero huwag ninyo ibalik. Okay? Kasi hindi nadidikit dyan. So, iba na yung gagamitin natin na pandikit. So, gagamit tayo ng all-purpose na fluid. Mga 3 to 4 drops lang, okay, sa may butas niya. So make sure niyo na dry ha yung surface. Hinamay ko lang kasi diyan eh. Tapos pa-coatin niyo yung LC niya para pumasok dun sa loob yung fluid. Okay? So ganun lang. Tapos yung gagamitin natin diyan is yung duct tape. Kasi malakas kumapit yan eh. Okay, duct tape ha. Huwag kayo mag gumamit ng kwan. Yung mga electrical tape, scotch tape, hindi pwede dyan. Okay, duct tape yung mas maganda. O di kaya yung mga kwan, yung mga foam tape. Ganun. Okay. Okay, so make sure ninyo na kwan, perfect circle ha. Okay. Tapos ibabalik natin siya sa motherboard. Okay, so iba-iba yung kwan ha, yung hitsura ng blower tsaka heatsink dun sa processor. Okay, kasi kwan yung ginamit ko diyan na kwan eh, sample. Yung para sa kwan yan, Pentium 4. Okay, so iba na ngayon, so ganun din yan, pare-pareho lang yan. Okay, ready for testing na tayo. So gagamit ako dyan ng kung ano, multiple adapter. Okay. So meron tayong 1.5, 3, 4.5, 6, 9 at saka 12 volts. Okay, yung gagamitin natin dyan is 12 volts. Kasi yung supply na kailangan para sa blower fan is 12 volts. Okay? So yung amps naman dyan is 850 milliamps or 0.8 amps. Okay, so pwede din na 1 ampere. Okay? So pinause ko muna yung video sandali kasi meron akong sasabihin na mahalaga dyan na bagay. Okay, so pwede pala kayong gumamit ng 12 volt supply talaga, okay, na para sa kwan. Alam niyo yan eh, di ba, yung kwan. Pero mas pinili ko yung multiple adapter para din kwan, makita din ninyo, okay. So yung sasabihin ko pala na mahalagang bagay ay yung tungkol sa multiple adapter, okay. So mag-ingat kayo kasi ano, hindi lahat ng adapter or multiple adapter ay tama yung yung nilalabas niyang voltage o supply. Okay, so kailangan talaga ninyo gumamit ng multimeter, okay, para malaman ninyo kung ano talaga yung lumalabas na supply or yung voltage. Okay, so kasi importante eh, kasi masisira din yung kuha ninyo kapag sobra yung supply. Okay? Okay, kung nakikita ninyo, nagkabit ako dyan ng voltmeter na digital. Okay? Ang purpose ko kasi dyan, para mamonitor ko yung totoong lumalabas na voltage. Okay? Kasi kuan kasi yan eh. Merong selectable na switch para sa voltage. Okay? So para make sure ko lang na yung voltage na lumalabas. Okay?
So, kung gusto nyo pala gumamit yan, nabibili yan sa mga motorcycle supply. Okay? Okay, so testing na natin. So, gumawa pala ako dyan ano, ng needle na connector galing sa kwan, paperclip. Okay? So, tulad yan. So, yung red na color dyan is positive. Okay? Tapos, yung isa naman is yung white is ground. Okay? So, ay kinabit ko na dun sa may dulo niya. Okay? Tapos, yung nakita niyo mayroong alligator na kwan, clamp. Kwan yan. Clip pala. Positive yan. Okay? So, dun naman sa may socket, dun sa may blower fan ng processor, tatlo. Okay? Mayroong tatlo. Merong tatlo, merong ding apat. Okay, pero dalawa lang talaga yung magamit ninyo dyan. Okay, so okay lang magkabaliktad ha. Kasi kuha na. Kasi kapag bumaliktad, babaliktad din yung kuha yung ikot ng blower. Pero okay lang kasi pang testing lang naman yan eh. Okay, so nakita ninyo, umiikot na. Okay, so kuha yan ha, trial and error. Kasi karamihan mga usually mga kuha na apat na yung connector dyan. Yung sa may sakit ng kwan, blower fan, okay? So, huwag kayong matakot kasi kwan lang naman yan. 12 volts supply lang galing sa multiple adapter. Okay? So, para i-test lang natin yung blower fan na wala ng ingay tsaka malakas yung ikot niya. Okay? So, yun lang. Huwag kalimutan na mag-subscribe. At i-share nyo din itong video para makatulong din tayo sa iba. Okay? Okay, tulad ng sinabi ko, ano? Huwag kayong magtiwala doon sa label, doon sa may adapter or sa may multiple adapter na ginagamit ninyo. Okay? Kasi hindi lahat ha, hindi lahat ng adapter or DC voltage supply ay tama yung nilalabas niyang voltage. Okay, so gumamit talaga kayo ng multimeter para ma-make sure ninyo or masiguro ninyo yung voltage na lumalabas. Okay, kasi masisira din yung mga pinagkakabitan ninyo. Okay, masusunog. Okay, so pagdating naman sa blower fan doon sa inyong processor, ano, kung sakali naman na matapos na ninyong linisan, ano, yung blower fan, tapos naobserbahan ninyo na kwan, na bumalik ulit yung ingay, okay, tapos parang duda kayo na mabagal yung ikot niya, okay. So, ang gawin ninyo is kuha na lang. Tanggalin na lang ninyo yung blower fan. Pati na rin yung kwan, yung heat sink niya. Kasi kasama din yun dun eh. Tapos, bumili na lang kayo ng kwan, ng bago. Okay? Kasi alam nyo yung blower fan ng processor. Pagka nagka-problema, kwan, ibang usapan na yan. Kasi processor na yan eh. Kaya, mahalaga na part yan sa ating computer. Okay, mahirap na kapag masira yan. Okay, so pero sa kuan ko naman, sa experience ko, hindi ko pa naranasan na bumili ako ng bago na kuan dahil dyan na nilinisan ko. Usually pagkatapos kong malinisan, talagang kwan, okay talaga, gumagana talaga. Okay, so just in case lang, okay, kasi hindi natin alam, baka may mga sitwasyon kasi na yung problema nasa blower fan na mismo ng processor. Okay, so ganito yan ha, tuturo ko sa inyo yung cooling system ng ating system unit. Okay, yung dahilan talaga kung bakit nag-iingay usually yung mga blower sa
sa video card o kahit sa blower doon sa system unit ninyo. Yung dahilan talaga dyan is yung alikabok. Okay, yung alikabok talaga. Kaya napaka-importante ng blower fan sa system unit. Mga blower fan, yung exhaust fan. Okay? So, kung maaari, ano, kung pwede nyong kuhan, kasi alam nyo yung casing ng system unit, dalawa yung pwedeng pagkabitan yan eh, yung para sa exhaust fan. Okay? Merong sa side niya, at saka meron din sa likod. Okay? Minsan dun sa likod, minsan dalawa yung pwede ikabit ninyo na exhaust fan eh. So, kung pwede kayong magkabit ng kuwan dyan, dalawang exhaust fan, mas marami, mas mabuti. Para yung hangin na mainit doon sa loob ng system unit niyo ay lumabas. Okay? Kasi yung kuwan, yung hangin din na ibubuga ng blower fan ng processor niyo ay manggagaling din doon sa loob ng system unit niyo. Okay, so isipin mo na lang kung wala kayong exhaust fan. Okay, so mainit sa loob. Tapos syempre yung ibubuga niya na hangin doon sa heatsink. Mainit din. Okay? So hindi lang 'yon ha. Kwan, syempre yung alikabok hihigupin ng blower ng processor tapos isisiksik niya doon sa may heatsink. So yung mangyayari niyan pagtagal, hindi na maka-flow yung hangin tsaka magiging cause na ng overheating sa inyong processor. Okay, so itinuro ko na ito. Panoorin niyo ulit yung video ko kung paano magkabit ng exhaust fan sa inyong system unit. Okay, mahalaga 'yan sa computer.